Ang unang nakakapagpamala sa ating buhay o sa ating bahay ay ang paggawa ng mga bagay na bawal, gaya ng pakikipagrelasyon sa asawa ng may asawa dahil lumalayo ang grasya sa atin. Na dapat mong iwasan ay huwag kang magdadala ng ibang tao na hindi mo asawa gaya ng iyong jowa o kapit sa bahay nyo at gawin itong motel. Huwag mong bababuyin ng bahay mo. Huwag kang magdadala ng ibang tao na hindi mo naman asawa gaya ng iyong jowa at kapit tapos magtatalik kayo dun yung paggagawin. Hindi po iyon maganda kahit naman sino ang tanungin mo. Pangatlo, iwasang gumamit ng mga bagay na sira na o may lamat na. Gaya po ng sirang plato na may lamat o basag ng kaunti, mga baso, kung maaari po ay itapon na lamang ito. Iwasang mag-alaga ng ibong gaya ng uwak dahil nga ito ay malas sa bahay. Well, wala naman po siguro ang gustong mag-alaga ng klase ng ibon na ito. Ayon pa sa aking nabasa, bawal daw maglagay ng mga buda-buda sa bahay. Huwag daw maglalagay ng mga buda-buda sa bahay dahil akala mo lang daw na swerte ito pero may kapalit naman. Gaya daw ng sakit, pag-aaway ng mag-asawa at iba pa. Iwasan natin ang mag-away-away at di magagandang pananalita, pagmumura at iba pa. Dahil isa ito sa nagpapabigat ng buhay natin. Harangan nito ang positive energy na papasok sa ating tahanan kapag laging ganito na puro negative ang nangyayari sa atin. Iwasan din daw ang mga halaman na malas gaya ng cactus dahil ito ay bad luck ang dala. At ang ilan dito ay hindi hiyang, minsan ay may nagkakasakit sa inyo. Number 8, linisin lagi ang bahay at mag-insenso ka. Dahil kapag malinis ang bahay, napaka-aliwalas tignan, maganda ang pasok ng good energy. At kapag nag-insenso ka naman, makakatulong ito para itapoy ang mga negative energy na nandyan sa ating bahay. Number 9, maging maselan sa pagpapagawa ng bahay. Dapat yung may alam ang gagawa. Dahil kapag mili ang paggawa ng bahay mo, magiging sakitin ng mga nakatira dito at hindi lang yan, syempre hindi rin kayo magiging safe kung hindi tama yung pagkakagawa ng inyong bahay. Hindi rin dapat magkatapat ang pinto sa pinto o bintana sa bintana kasi nga pinapasukan siya ng mga negative energy o yung mga bad spirit. Number 11, ayon pa sa aking nabasa na kapag bakanting lote na pagtatayuan ng lupa ay ipa-check up nyo muna daw sa albularyo kung may masama ba o hindi. Dahil minsan, daanan siya ng hindi nating kagaya. Pag natayuan mo na ng bahay ang bahagi ng tahanan ng mga engkanto o ng mga elementong naninirahan dyan, ay magiging sakitin na ang taong titira dyan. Ayon pa sa aking nabasa na yung mga kahoy na ginagamit sa pagtayo ng bahay ay minsan daw ay nagbibigay din ng masamang enerhiya. Kasi minsan tirahan daw ito ng mga lamang lupa yung puno na pinutol para ipatayo ng bahay mo. Kaya ang nangyayari pag ganito daw, magiging sakitin din ang mga nakatira. Pero syempre, diba, hindi naman natin alam kung saan ba nanggaling yung mga kahoy na yun. Paano ba natin malalaman? Syempre, wala namang way. Kaya ang mas magandang gawin dyan is ipabless muna talaga yung bahay bago natin tirahan o bago tayo tumira doon.
Isa pang dapat iwasan, huwag daw magpapatak ng dugo sa mga haligi ng bahay. Dapat ay asin at dinurog na balat ng itlog lamang ang isaboy. Dahil malas daw po ang pagpatak ng dugo sa mga haligi. Dahilan din daw kasi iyan ang pagkakasakit o hindi tahimik na pamilya. Sa halip, dapat ay asin at dinurog na balat ng itlog na lang ang isaboy mo para iwas malas at pangontra daw sa masama. Number 14, huwag din kayong maghahagis ng barya. Sa halip ay St. Benedict medals na coin ang ihagis nyo para daw ito ay swerte at pangontra sa bad spirit. Pero kailangan pinabless mo muna o pinabaspasan mo muna yung medalya. Kapag daw kasi barya ang ihagis mo ay hindi daw iyon maganda. Number 15, dapat sa bubong ng bahay ilagay ang Miraculous Medal para daw ito sa proteksyon sa anumang bagyo, lindol, sunog at iba pang kalamidad. Number 16, dapat maging aware din kayo sa bilang ng hagdan o ester. Itanong ito sa mga eksperto. Kasi kapag mali daw ang bilang ng inyong hagdan, ito ay malas. Number 17, huwag iwanan ng bahay pag may namatay na kasama sa bahay. Kung gusto mo daw itong iwanan, ay antayin mo muna ang 40 days bago ito iiwan para hindi daw ito maging haunted house. Maging mapanuri din kayo sa mga gamit na binibili sa labas lalo na kapag second hand, gaya po ng antigong salamin, cabinet, baol at iba pa. Dahil daw kasi minsan ito ay may dalang sumpa. Number 19, huwag iwan ng bahay ng matagal para hindi ito pamahayan ng mga bad spirit, gaya ng white lady, kapre at iba pa. Huwag na huwag kayong maglalaro ng mga occult games sa loob ng bahay gaya ng Spirit of the Glass o mag-aanyaya ng mangkukulam para doon gawin sa bahay mo ang ritual. Kasi kapag nangyari to, maiiwan ang bad spirit sa loob ng bahay nyo at doon mag-uumpisa ang sari-saring kamalasan gaya ng pag-aaway ng pamilya, pagkakasakit ng family member, kawalan lagi ng pera. Dapat walang family member na mangkukulam o mang-aabort dahil malas din ito sa bahay at ang mga anak ay may kalakip na sumpayan. Kung magtatayo ka ng bahay na malapit sa ilog, iwasan na sakupin ang ilog at maging bahagi ng bahay nyo. Halimbawa, yung kusina nyo ang ilalim ay ilog o di kaya ay nasa gitna ang bahay nyo sa ilog, para hindi ito malas sa pera at hindi maging sakitin ang nakatira dito. Number 22, ugaliing ding magdasal para umalis ang bad spirit. Dahil ayaw nila ng dasal lalo na sa rosary. Nabibingi sila at masakit sa tenga nila ang pagdarasal ng Santo Rosario. Exorcist priest ang tawagin sa pagtaboy ng masamang espiritu at wag albularyo. Magtanim ng mga piling halaman na pampaswerte. Iwasang magtanim ng puno lalo na yung mga puno na pinamamahayan ng masamang elemento gaya ng balete, mangga, talisay at iba pa. Huwag nyo ding hayaan na labas-pasok ang mga tao sa bahay nyo. Halimbawa, mga kapitbahay sa labas sa pasok sa bahay nyo para tumambay, mag-inuman o kukuha ng mga gusto nila. Dapat ay may privacy kayo para di maging malas ang bahay nyo. Kasi nadadala nila ang mga negative energy mula sa labas sa punta sa bahay nyo.
huwag ding gawing sugalan ang loob at labas ng iyong bahay para hindi maging malas. Dapat ang pintuan ay nakaharap sa silangan para pumasok ang swerte. At panghuli, dapat sa umaga hayaan mong makapasok ang sinag ng araw sa loob ng iyong bahay para hindi pamahayan ng mga bad elements. Okay?